Ngayong long weekend, nakapag-travel ka na ba? O kaya naman, nakapag-adventure ka na ba mula sa napakalamig na tubig hanggang sa umuusok at kumukulong na ang pakainit tubig? Tara na at puntahan natin dito sa panibagong adventure sa Manito, Albay. Mula Ligaw City ay aabuting na lang naman ng 2 oras sa pagmumotor hanggang Manto Albay. Kami dito sa ano barangay natin? Malumbalay, barangay dito sa Manito. So napalay kami sa Gliday. Tingnan namin yung kagandahan nitong Mount Mayon dito sa Malubahas. Talaw dito yung sa banda ng Legazpi City, tsaka yung dito sa Manito. So ngayon dito na kami sa Barangay Itba kasi pupunta pa namin yung tour guide namin papunta doon dahil yung pagkakalala nyo naman sa tawag nito, nag-Asong Lake. So dito na muna kami. Hello guys, so dito kami ngayon sa Manito, Albay. So dito kami ngayon ang travel namin sa Manito, Albay. So napaganda ng sipahan dito sa Manito. Tapos ito rin yung sentro nila dito sa Manito. So napakaganda po dito sa Manito mag-travel dahil nga sa napakaganda ng mga tourist spots dito sa Manito, Albay. So what's up guys, so punta kami ngayon ng Asong Lake dito sa Manito. So siya po pala si Daniel Runatay, so kababata ng ating pinsan. So bali siya po magiging tour guide namin dito sa Manito. So siya na po pangalan sa amin kung saan kami i-rides nito Sir Daniel. So saka po kay Sir, and so maraming salamat po pala kay sa aking uncle, sa aking pinsan na nagpatuloy dito sa kanila, nakaya natin kami doon. So bali ngayon, rides na kami, kapunta na kami ng Asong Lake. So yun nga, si Sir Daniel na po ang bahala sa amin sa mga tour spot dito sa Manito, Albay. Dito no, napakaganda ng pagkata dito, napakaluwag, napakasarap magparalize dito dahil sa ang ganda ng ano, napakaganda ng pagsada, talagang spot na yung pagkata dito. Bale, alas 11 pa lang ang tanghali. So, hindi ko pa alam kung mga ilang minuto kami makakarating bago ay bago kami makarating doon sa nag-asong. So, kung ako vlog kasi po tanghali yun eh. Eh, may mga nagpagpipil sa akin yan sa alam ito, sa Facebook ko. Facebook page ko, may mga nagpagpipil sa akin yan dati. So, yan. Hinay-hinay ka lang, hintay mo kami. Ang bilis na ganyan. Wow, grabe. Ang ganda ng kalsada dito. Sobra. Napakaganda ng kalsada dito talaga.
So yun nga guys, sabi namin itong mag-asong lake. Di pala kasama. Ah, ito pala yung wait lang! Wait lang! Welcome to Nag-asong Lake, Barangay Hulugan, Manito, Albay. Napasok ako yung ta? Naba yan? Naba yung ako yung? So yun nga guys, ito kami sa pasok sa Nag-asong Lake. So ngayon, i-detyo naman kami dito sa Nag-asong Lake. Tara! Sige na. Madistansya pa ka rin? Madistansya pa rin naman? Yun. Yun po pala si Sir Daniel. Siya magiging tour guide natin ngayon dito sa sa ama nito. So siya na po bahala sa atin kung sa tidalhin. Siya ang nakakalam dito sa ama nito eh. So siya na lang po bahala sa atin. Yan sabi Sir Daniel, mga ilang minuto lang daw ito papapunta na ang nakasulit. So mga ilang segundo na ilang minuto lang siguro ito bakit natin yung nakasulit. So siya na po magiging bahala siya sa atin. Dito sa Manito kasi siya na po magiging tour guide natin dito sa Manito Albay. So nakikita na makikita dito na halos tanaw na dito yung dagat. So grabe, napakaganda talaga dito sa Manito. For the first time ko rin kasi pumunta dito sa Manito Albay. So ngayon lang din ako dito nakarating. So tagal ng panahon. So ito pa tayo. Pwede na tayo, papasok na tayo sa Nag-asong Lake. So yun na nga guys, so dito na kami ngayon sa Nag-asong Lake dito sa Manito. So bali ayun, kinuhanan ko na siya ng drone shot sa taas. So ngayon ibababa naman kami dahil sa titingnan namin sa baba kung gaano naman kaganda itong lake. So ito po pala tayo sa part na to. Pababaan muna tayo dito. Yan. So yan guys, boiling water, unstable ground, do not enter. Yan. So base po sa nakikita natin, talagang umuusok po yung lake talaga dito. So, subukan natin kung ayun. So base sa nakikita natin, talagang napakainit po nitong tubig dito sa lake. So ang sabi nila, kahit nga daw dito, itlog kaya ditong maluto. So dito po kami muna, ang first pinuntahan namin itong Nag-asong Lake. Then so nakikita po natin dito, makikita nyo si aerial shot na napaka lawak din po nitong lake dito sa Nag-asong Lake. So makikita po tayo dito na may mga butas-butas talaga na may kumukulo pa. So mas maganda siguro to kung napuntahan natin dito na mas maaga siguro, dahil so makikita talaga natin yung talagang tunay na usok nitong Nag-asong Lake. So makikita po natin dito na talagang umuusok po talaga dito yung tubig. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng nag-aso ay steaming o kumukulo o umuusok? At kaya din ito makaluto ng itlog sa loob lang naman ng 10 minutes. Ang Nag-asong Lake ay isang sulfur water, kaya may mga nagsasabi na ang tubig dito ay nakakagaling sa mga skin diseases. Alam nyo ba na ang Nag-asong Lake ay umaabot ng 100 degrees Celsius ang init? Ang pag-init ng lake ay dahilan daw ng volcanic vents na nasa ilalim nito. Ang volcanic vents ay yung mga opening earth crust kung saan ang mga lava at pyroclastic flows ay nilalabas. At ang isa pang pinuntahan namin sa Manito ay ang Boiling Mud Spring, na isa pa sa pinakamainit na lake na talaga makita dito ang kumukulong tubig. At bago natin pagpatuloy ang usapang mainit, ay atin munang puntahan ang iba pang tourist attraction dito sa Manito Albay na dinarayo dito ng mga turista. Isa na dyan, ang pier na to na tawag nila ay Cinco, na kadalasang tinatambayan ng mga nakatira dito lalo na kung tuwing hapon dahil sa ulan ng init at nakaka-relax na din ang alon ng dagat at sa ganda pa ng mga tanawin. Sa iba ng tour guide namin ay noong bago pa ang pandemya ay may mga cottages at beer house dito sa gilid ng dagat na talaga na naman dinarayo ng mga tao dito. Subalit mula na nagkaroon ng pandemya, nagsara ito at hanggang ngayon ay hindi na nagbukas.
At isa pa sa puntahan namin dito sa Manito ay ang Musay Falls. Maglalakad ka lang naman ng ilang minuto mula sa gilid ng kalsada at tatawid ka ng apat na ilog upang marating ang Musay Falls. At hindi lang basta nakaka-relax ang falls dito dahil sarap at lamig ng tubig dahil di mo talaga mapipigil lumangoy dito sa napagandang falls. At alam nyo ba na ang Musay Falls ay dalawang karugtong na falls dito dahil may isa pang falls sa bandang taas. At kung tapos ka na magpalamig sa napagandang falls dito sa Manito, ay atin naman puntahan ang isang zigzag road dito sa Usyao sa Sorsogon City. Ang zigzag road dito na parang bitukang manok. Dahil kung isa ka sa mahilig mong rides, ay talaga namang pasok na pasok ito sa travel mo. Ang zigzag road na ito, na parang bitukang manok, ay kumukunik ka lang naman sa Manito, Albay at Sorsogon City. So yun nga guys, ito kami ngayon sa tulay ng boundary na daw ito ng Manito tsaka Sorsogon. So, pag naglagpas daw kami sa tulay na to ay Sorsogon na. So, let's go! At pag narating mo na ang itas ito, ay halos matatanaw mo na ang buong Manito, Albay. Sa ngayon, ay nakasara pa din ang zigzag road na to dahil sa under construction pa at hindi pa tapos gawin dahil sa dulo to ay hindi pa talaga kaya daan ng mga sasakyan. At eto na nga, balik-usapang kumukulo na tayo. Alam nyo ba, napakarami mga hot spring dito sa Manito, Albay, kaya nagkaroon din dito ng geothermal energy na ang Bakman Geothermal Power Plant. Ang salitang Bakman ay galing sa Bakon, Sorsogon at Manito, Albay. Ito na nga ang isang boiling lake dito sa Manito na ang boiling mud spring na mas mainit kaysa doon sa Nagasong Lake. Ang boiling mud spring na ito ay umaabot lang naman ng 140 degrees Celsius kaya huwag ka magkakamali na hawakan ng tubig dito dahil talagang paltos ang kamay mo. At ayon sa aking pagkasaliksik na ang inang maharang boiling mud spring ay isa pala noong mayon na ang Mount Pukdol na sumabog ng matagal ng panahon at lumubog na ito at naging isang mud pool. Ang mud pool na ito ay may lawak naman na 1,000 square meter o isang hektarya. At ang mud pool daw dito, sabi ng aming tour guide, ay napapakinabangan din ng mga tao ng katara dito dahil sa init ng tubig ay napapakinabangan nila lalo na kung sa pagkatay ng baboy o manok. Kaiba to kaysa doon sa punta namin kayo sa Nagasong Lake. Yung doon, medyo umusok lang yung tubig, yung lake. Pero dito, mas makikita natin na talagang umukulo talaga dito yung tubig. Grabe. Akala mo may nagsisiga. Di ba nakakasama ka na usok niya, no? Di ba nakakasama? At kung isa ka sa mga adventurer o traveler, huwag mong kalimutang bisitahin ang kagandahan sa Manito, Albay.